And guys, so isang mabilisang video tayo regarding sa parole requirements of the Philippines. So, baka kayo meron kayong relatives or immediate family na sa palagay nyo nagkaroon ng final sentence at sa palagay nyo, no, na-serve niya na yung one-third ng kanyang final sentence, ay pwede nyo nang, baka naman pwede nyo nang i-follow up sa record section nila at pag-applyin ng parole. So, kasi po ang parole, ito po yun. Ito yung mga bilanggo na nakapag-service na ng sentensya na sa kanila na at least one-third or sinatabi minimum sentence ng indeterminate sentence nila. So, paano ba itong one-third na to? By the way, kung first time ka sa aking channel, ako nga pala si Policia ko, ang inyong criminologist online para po sa ating services, special extended services sa inyo. So, mag-click lamang po sa inyong suporta, mag-join kayo sa aking channel para makuha nyo ang access natin para sa ating video call or para ma-assist kayo kung kayo ay may karagdagang tanong regarding sa kaso. So, one-on-one po coaching or tinatawag na i-evaluate natin kung ano ang maaari nating maitulong sa inyo o maaari nyong gawin para makapag-umpisa kayo. Okay? For this video, parole requirements tayo, Philippines, no? Sorry muna sa mga other country, no? At binabati ko pa yung mga subscriber natin dyan sa mga iba, sa ibang bansa, yung United States, Canada, Israel, o kung saan pa man. So, ingat po kayo. So, ano ba itong ano, parole? Okay, logic, hindi natin i-define kasi hindi nyo naman maiintindihan. So, i-shortcut na lang natin. Ito yung mga bilanggo na nakapag nabilanggo o nabibilanggo na nakapag-serve na ng at least minimum ng kanilang final sentence. So, minimum one-third ng, kung tantyahan lang, one-third ng kanilang sentence. So, example, okay? Prison correctional. Ito, sa prison correctional po, ang maximum ng prison correctional is 6 years period. 6 years. So, 6 months to 6 years. So, tatatluhin lang yan. Hati-hatiin lang sa tatlo. Ang iyon ang minimum noon. So, ang minimum niyan is, simply, 6 months to 2 years. O, yan yung minimum niyan ng prison correctional or destiero. So, simply, ang medium niyan, from 2 years to 4 years. Okay? O, yan yung minimum. So, maximum, simply, lagdag lang. 4 years to 2 months to 6 years. So, ganun lang. In shortcut, one-third. Wala nang maraming pag-uusapan, one-third. Ayan po, maikling video lamang para sa parole. Hindi po yung parole na sa Pasko, ha. Ito yung parole na isa sa mga programa niyo dyan sa ating gobyerno na pagparsyalin na pagpapalaya ng bilanggo. So, at tandaan po natin, request po ito sa Board of Pardon and Parole kung i-approve nila ang yung application. So, depende po kasi yan sa behavior ng bilanggo at kung hiwala siyang na commit na another crime during sa kanyang service, sumaari na po siyang mag-apply ng parole. At take note po for approval, for evaluation ng mga board members. Okay? So, subukan nyo lang. Baka sakali, di ba? So, maraming salamat ang inyong lingkod, Policia ko. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh kung gusto mo mag-subscribe, i-click mo ang notification bell para active ka or updated ka kapag tayo ay mayroong activity. Magno-notify dyan sa message mo ng YouTube notification. Okay? At uulitin ko sa mga gustong marami pang katanungan regarding sa kaso. Ako po ang inyong online criminologist, one-on-one
mag-joint lamang po kayo as your support. Hindi po bayad yan ha. Support nyo lang po yan sa ating channel. At andyan yung may video ako dyan, panoorin nyo as a member para makuha nyo yung aking Facebook Messenger number at tawag tayo. Chat po kasi ay limitado kasi mahirap paliwanag. So thank you for watching. See you again my next video.